Woo! Hello guys, how are you? Basta! Basta! Basta kayo dyan! How are you? Welcome! Welcome to my channel! Di pa pala napagpakilala. Sa mga bago po dito, my name is Jose Poy. My friends used to call me Jose, Lean, or Poy. Iba-iba yan, depende sa mga tatawag sa akin. Kasi yung iba, tawag sa akin, yung pangalan kong Jose, naging Joes. Alam mo yun? Lupit eh. Ako rin yung nag-adjust para sa kanila eh. Lupit sila eh. Pero, just call me Jose Poy. By the way nga pala, no? Salamat nga pala sa mga friends natin dyan at sa mga new subscribers. Salamat. Naway, dumami pa kayo. At, sige, salamat sa iyong suporta. Sa mga di pa nagsusubscribe, please don't forget to subscribe to my channel at huwag mahiyang i-like ang video na ito. Salamat. Okay, so sa previous vlog ko, sinabi ko na gagawa ko ng workout program. Pero, sa tingin ko, madedelay muna yun. Pagpaliban muna natin yan. At tingin ko, kailangan ko muna paghandaan yan. Kasi, wala rin tayo sa condition para gumawa ng ganyang video. Abang-abang lang tayo dyan, ma'am, sir. Ano? Ngayon, ano ba ang pag-uusapan natin? Productive things you can do at home. Wow! English! Wow! Yes po, ma'am, sir. Ano-ano nga ba ang mga pwede natin gawin, no, habang tayo ay nasa kanya-kanyang mga bahay? Alam ko marami sa atin nakakalabas na at nakabalik na nga sa trabaho. Kasi nga hindi na tayo total lockdown. Para saan pa to, di ba? Ito, sagot ko dyan. Marami kasi sa atin na nasa kanilang mga bahay pa rin at pinipili magstay at home. Kasi, mas safe dun. Okay ba sa'yo yun? Let's begin! Unang-una sa listahan, unlock new skill. New e-skill. Ano-ano nga ba mga pwedeng maging new skill natin? Ako personally, ang masasuggest ko, ito. Itong video editing na to. Kasi ito yung uso ngayon, di ba? Alam ko marami sa inyo dyan, marami kayong videos dyan na nakatago, na ipon lang. Alam mo yun, yung mga out of town nyo, yung mga out of the country, baka bakasyon, jowa nyo, tropa nyo, family nyo, marami yan. I-edit mo yan. Magandang pagkaabalahan yan, ano? Or parang ganito, mag-YouTube ka. Kaya habang pinapanood mo to, sana tapusin mo, no? Maraming salamat at matutulungan mo ko dyan by supporting this channel. Thank you. Okay, ano pa ba? Ito, tingin ko, pwede rin to. Digital marketing. Ito, maganda rin pag-aralan kasi, di ba, uso ngayon yung mga online selling, online sellers. Dami yan eh. Hindi lang basta-basta ipopost mo lang yan. Siyempre, merong marketing yan. So, magandang pag-aralan, di ba? Skills din yan eh. Mapa-food, mapagamit, kahit ano, damit, sapatos. Makikita mo na ngayon yan online eh. Di ba? Instagram, Shopee, Lazada. Marami dyan sa Pinas eh. Actually, dito sa Dubai, marami ring online shops, no? Kahit ano, pabango, mga sapatos, mga damit. Lahat, makikita mo na ngayon online. Yan, di ba? Maganda yan, digital marketing. Plan ko rin nga pag-aralan yan in the future. So, sana, hindi pa rin siya saturated by the time na gusto ko na mag-online selling, no? Kasi nowadays, yun na yung nagiging marketplace ngayon online. Lalo lang ngayon, marami nag-stay at home. Paano ba tayo bumibili ng pagkain? Diba? Through online. I-message mo yung tao, papadala nila sa'yo. Diba? Ganun kasimple. Okay, next. Kung hindi ka pa marunong magluto, ito para sa'yo. This is the right time to learn how to cook. Ito yung magandang panahon para matutunan mo kung paano lutuin yung mga favorite mong pagkain. Dessert? Cake? Diba? Yung mga ganun, mag-bake ka. Actually, ang daming tutorials dyan, ano? Unang-una dyan sa listahan ko, si Panlasang Pinoy. Kasi, nung unang dumating ako dito sa Dubai, hindi ako marunong magluto. Prito lang alam ko paano lutuin. Pati nga magsayang eh. Hirapan ako eh. Shoutout nga pala kay Panlasang Pinoy. Maraming salamat sa'yo. At marami kang natutulungan mga taong hindi marunong magluto na kinakailangan nilang magluto para sa kanila. Then, andyan din ang mga celebrities na gumagawa ng mga cooking shows nila. Or ng mga tutorials like si Juday, si Erwan, si Chris, at sa kung ano sino pa yun. Yung mga yun, sige. Diba, ang dami, diba? Kuha ka na lang dyan, ang dami ka dyan kay YouTube. Kuha ka na lang dyan, ang dami dyan kay YouTube. Okay, next up, clean your place. Ano yung clean your place? Kung mga pagsalita ka naman dyan, kala mo naman. Ito na nga eh, no. Thank you.
Tingin ko okay yung ganyang ayos ang gamit ko. Paano pa ba sa kanyang no? Diba? Ang dami mo mong pwedeng ayusin dyan sa gamit mo. Ang dami, di ko alam eh. Ang dami mong kalat, yung mga unnecessary kwan mo, yung mga resibo mo dyan. Ang dami mo dyan. Yung mga resibo dyan, pwede mo nang itapon, no? Kung gusto mo, i-record mo lang eh. Tapos, yung mga karton dyan, pwede mo nang itapon. Yung mga boxes, yung mga plastic, tapon nyo, huwag nyo nang mahalin. Please lang. Okay, next. Start your workout program. Do your exercise. Yes! 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 Mag-exercise tayo. Maganda sa kalusugan natin yan. Ang tanong, ano-ano nga ba ang mga pwedeng workout exercises sa bahay natin? Wala tayo sa gym. Depende yan sa'yo. Pwede mag-zumba. Uso ngayon yan sa mga ating mga mothers. Shoutout nga pala kay mother. Minsan, patin po ng Zumba class, ano? O yung iba, gumagawa ng mga programs din nila. Diba? Yung mga push-up, jumping jacks, squats. Marami yan. Marami dyan kay YouTube ulit. Search nyo ulit. Basta mag-exercise kayo, diba? Ang mahalaga naman kasi dyan, mapump yung puso natin. Kasi nga, lagi tayong nasa bahay. Ideally, sa mga exercises natin, magandang gawing 4 to 5 times a week. Yan, maganda yan. Pagka natuloy-tuloy mong gawin yan, makukondisyon yung katawan mo. Pero kasi sa tulad ko, kaya nga sabi ko nga, katulad kanina, madedelay muna yung video natin. Kasi kailangan ko magpa-condition. Ang hirap eh. Parang dito, ang ginagawa ko lang parang 2 to 3 times a week. Kaya medyo mahirap mag-cope up para doon sa dating condition ko. Or yung, alam mo na, yung dating, alam mo malakas pa yung pangangatawan mo. Di ba? Yun. So, maintindihan nyo sana. Okay, next. Eto. Read a book. Read a book. At saka, watch informative videos. Aminado ko, yung read a book, medyo wala tayo dyan. Pero kung tamad ka, katulad ko magbasa, maganda, manood ka ng mga informative videos. Ano? Kasi, dagdag knowledge yan eh. Knowledge? Huwag lang yung mga, kung ano yung mga pinapanood natin kasi dyan. Kasi ang dami dyan yung mga chismas, di ba? Basta yung mga negative, huwag natin panoorin sana hanggat maaari, di ba? Kasi parang imbis na mag-good vibes tayo dyan eh, napapalitan pa ng kainisan eh, di ba? Nagiging bad vibes pa tayo. Pero syempre, sa mga mahilig magbasa, basa-basa lang, di ba? Kasi yung mga magandang pastime, basa-basa. Next, balikan yung mga hobbies natin. Ano-ano nga ba itong mga hobbies natin? Kung into art ka, magaling ka mag-drawing, or kaya mag-paint, di ba? Magandang time to para balikan yung hobby na yan. Gawa ka lang sample mo, malay mo, maging masterpiece mo pa yan. Di ba? Tapos, kung mahilig ka sa music, mag-play ka ng instrument. Mag-play ka na kahit ano, gitara, piano, drums, kahit ano, kung anong music mahilig ka. Magandang balikan yan. Hobby natin yan, or hobby nyo yan. Kasi ako, gusto ko sana matutunan ng pagigitara, pero hindi ko natutunan masyado yan. Kung mahilig ka rin kumanta, di ba? Kumanta ka. Mag-jamming kayo ng mga kasama nyo dyan. Kung marunong mag-gitara yung isa, marunong mag-piano, tapos ikaw kumakanta ka, jamming yan. Kulang na lang. Alak. Mauuwi yung jamming sa inuman, di ba? Next, plan your dreams. Ano-ano nga ba itong mga to? Kasama dyan, vacation. What you want to be. Business strategies. Possible source of income. Possible alternative income, hindi ba? Ito yung mga magandang pag-isipan ngayon. Kasi marami tayong oras ngayon, hindi ba? Mag-reflect. Marami kang oras, di ba? Pag-isipan mo yan. Kasi crisis ngayon. Kaya once na bumalik ang ating new normal na buhay, meron ka ng bala. Meron ka ng naiisip na pwedeng gawin, hindi ba? Diba? Yun. Pero yung sa vacation, medyo malabo pa yan. No? Pero maganda, diba? Magandang pag-isipan din yan kahit papaano. Kasi nga, kahit sabihin mo, hindi natin alam kailan matapos tong pandemic na tong nararanasan natin. Magandang pag-isipan. Kasi ako, sa akin, hindi ko alam kailan ang makakauwi. Yung plano ko sana this year, baka next year pa ako makauwi. Hindi natin alam, diba? Sa mga nandyan sa Pilipinas, diba? Hindi kayo mga pagplano, yung summer nyo nasira na. Nasayang na yung mga plano nyong get away ng mga tropa mo, ng mga family mo, ng jowa mo, ng asawa mo. Ako, kahit hindi ko alam kailan ako makaka-uwi, nag-iisip ako ng mga pwedeng gawin. Depende yan kung anong buwan or year ako makaka-uwi. Nag-iisip ako ng mga alternatives or yung mga option A, option B ko dyan. Kailangan merong anon, diba? Matuto tayo mag-adjust. Okay, next. Organize your family memories or
organize your kung anumang dapat i-organize mga gamit na yan. Ito magandang gawin din to kasi usually kasi before, 'di ba marami tayo diyan yung mga sa parents natin. Meron sila yung mga pinapaprint na mga photos. Si uso pa yan dati. Ewan ko lang ngayon kasi nga ngayon parang more on uploading na lang sa internet. Pihira na lang siguro yung mga nagpapa-develop or print ng photos tapos ilalagay sa album. Marami kasi diyan yung mga photos nila. Sabog-sabog pa, nakakalat pa, nasa plastic. Hindi nila mailagay sa album, di ba? Magandang i-organize ngayon. O kaya yung mga nasa cellphone or yung mga nasa laptop natin na mga kung saan-saan na mga nakalagay na folder yung mga photos natin, yung mga videos natin, ayusin natin, di ba? O kaya yung mga downloaded files dyan na hindi man ang kailangan, burin mo na yan. Yung mga movies na mga tapos mo na panoorin, tapos kung okay lang na burin, tanggalin mo na yan sa files mo para bumilis yung cellphone mo o kaya yung laptop mo, computer mo, diba? Okay, last! Have a quality time with your family. Yes po, this is the perfect opportunity to have a quality time with our loved ones. Diba? Ako, malayo ako sa Pinas. Namimiss ko sila. Kung pwede nga lang umuwi ng Pilipinas, gusto ko na sanang umuwi, diba? Kaso hindi pwede. May trabaho ko dito. Nag-work from home ako. Sana nakakasama ko ngayon asawa ko o kaya yung family ko. Pero kahit nandito ako sa malayo, sa Dubai, masaya pa rin naman ako. Kasi nandito yung mga friends ko, mga tropa ko. Parang pamilya na rin kami dito, no? So anyway, ano nga ba ang mga pwedeng gawin para magkaroon ng quality time with our family? Pwedeng gumawa ng mga games. Board games, di ba? Card games. Bonding yan, di ba? Manood kayo ng movies together, di ba? Di ba, di ba, di ba? So, enjoy. Yun lang. Yun lang. Salamat, mga ma'am sir. Sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan ninyo itong video na to, please don't forget to hit the like button at mag-subscribe na rin po sa channel ko. Marami pong salamat at... Sige, salamat sa iyong suporta!